tatanungin niyo ako kung worth it ba si Abo ni. There is so much love to give. Something's telling me it's right. When you came to me, oh I knew it's you, yeah, boy. The one who showed me now and forever. Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Maymay. Kamusta na kayo? I hope na okay kayong lahat. At kung bago kayo sa channel ko, guys, sana wag niyo kalimutang mag-subscribe sa aking Sana wag niyo kalimutang mag-subscribe sa aking channel at hit ang bell button para ma-notify kayo kung meron akong bagong vlogs. Today mga beshies, I'll be sharing you my review tungkol sa Abony products. Kung talaga bang effective ba talaga tong mga to. And actually, ito yung tatlong ginagamit ko ngayon. Ito yung Abony Milk Power Lightening Collagen times 3 whitening daw siya. And then, ito nagamit ko na to even before pa. Ito yung Abony Spa Milk Salt. This is one of my favorites talaga. And ito yung isang first time ko lang din magamit. No? Ito yung Yogurt Milk Whitening Underarm Cream. So, tayong may mga tinatagong madidilim na kilikili. Ewan ko guys, alam ninyo, problema ko talaga yung kilikili ko. Lalo na nung nabuntis ako. May kakaiba siyang kulay. At abangan ninyo ang kilikili reveal ko. So, guys, yung aking kilikili routine, no? So, susunod na yan, malapit na. So, ito guys, uunahin ko na itong Spa Milk Salt. Actually, I have review na ng mga product na to, nitong Spa Milk Salt and also nitong lotion, no? But, ituturo ko sa inyo kung ano, paano ko siya ginagamit. So, if you really like to whiten your skin or lighten your skin, alam nyo, ang unang i-recommend ko is gumamit talaga kayo ng mga whitening soap. And, ano ba yan? Glass skin soap ba yan? Koji Sun Soap, which is actually very, very effective din talaga pagdating sa paglalighten ng skin. But again, guys, disclaimer, we have different skin types. So, you have to do patch test, ha? Bago kayo gumamit ng any whitening product, just to make sure na hiyang kayo. Abony Spa Milk Salt, actually, para siyang scrub. Scrub talaga siya. Salt scrub. Na meron siyang lactic acid, which is actually good. Kaka-exfoliate din siya, pero very, very mild lang. And also, pwede siyang makalighten ng dark spots. Actually, itong milk salt na to, meron din siyang allantoin, which is para siyang nagsiserve as calming agent para ma-soothe yung skin natin at maiwasan yung pagkakaroon ng irritation. But again, guys, even if it's mild, you have to do patch test pa rin just to make sure na hindi kayo magkakaroon ng side effect. Gagamitin nyo to once or twice a week, wag more than twice, ha? Huwag nyong gamitin at kawawa yung skin ninyo. Pag gumagamit kayo ng whitening soap or other whitening products, pwede nyo itong isabay dahil maganda talaga siya. But you have to be very careful dahil salt to, ha. So, pwede pa rin siya maka-irritate. Lalo na kung meron kayong sugat or rashes, medyo mahapdi siya. So, iiwasan ninyo kung meron kayong mga sugat. Yun lang yung i-recommend ko. And also, kung very sensitive yung skin ninyo, tignan nyo muna kung mahihiyang kayo. Pero sa experience ko, wala naman siyang naging side effects sa akin. Nakaka-lighten siya ng skin. But again, guys, you have to use it continuously. Tuloy-tuloy dapat within 2 months. After 2 months doon, medyo mapapansin mo, very, very mild lang. Ito honestly guys, very mild na pagputi lang. So, ginagamit ko lang talaga to madala sa siko, sa kilikili, hindi rin masyado. Kasi baka mamaya, kailangan pagka ginamit ito sa kilikili, very light lang. Anyways, ginagamit ko siya sa kilikili minsan, pero very gentle na pag-i-scrub lang. Kasi pwede siyang mag-cause ng, pagka masyadong harsh yung pag-scrub ninyo, pwede siyang mag-cause ng irritation. Ganda nito sa skin guys, nakakalambot talaga ng balat to, as in, promise. So, ito guys, sobrang ganda niya sa skin. And actually, merong maliit nito, I don't know, pero nasa 85 pesos lang siya. Very, very affordable. And then, ang next guys is itong Abony Milk Power Lightening Lotion. And we all know yung collagen is maganda siya pagdating sa skin. But again, guys, if you will ask me, oh, nakakaputi ba talaga yan? Nakakaputi siya, guys, kung tuloy-tuloy nyo siyang gagamitin for 1 month, ganyan, hanggang sa pataas. And again, ang problema kasi dito kay Abony na Power Lightening Collagen Lotion, wala siyang SPF. So, kung lalabas kayo at gumagamit kayo ng mga whitening products, please, please always use lotion na may higher SPF, like 30 and up, para ma-protect yung skin ninyo. Kasi the more na gumagamit kayo ng whitening products, the more na pwede kayong magkaroon ng sun damage. Kasi, di ba, nai-inhibit yung melanin production, which is very essential para ma-protect yung skin natin sa sun damage. So, again, guys, always use sunblock and lotion with SPF. So, yun na ang problema dito. Although, nakakaputi naman siya after a month of using it. Very, very mild changes. Pero kung lalabas kayo, hindi enough yung UV protection na meron siya para ma-protect kayo. So, again, kapag gagamitin nyo siya, pwedeng ito muna and then
Next is ito. Sa gabi nyo siya gamitin, i-recommend ko. Pero kung sa tanghali, pwede rin naman. As long as gumagamit nga kayo ng sunblock or hindi naman kayo talaga maaarawan or mabababad sa araw, so okay lang siya. And then, ang next one is itong Yogurt Milk Whitening Underarm Cream. Actually, 3 weeks ko na itong ginagamit and wala pa ako masyadong nakikitang effect niya, no? So, gagawan ko to ng vlog, pero I mean, doon sa 3 weeks, hindi ko masasabi na effective talaga siya na pampaputi ng kilikili dahil hindi pa niya masyadong napaputi ang kilikili ko. At antayin niyo yung aking kilikili routine. Ipapakita ko sa inyo sa mga susunod kong vlog kung paano pumuti kahit papaano dahil hindi naman siya super white, no? Huwag kayong mag-expect. So, kung meron kayong mga dark underarms, okay lang yan. Hindi kayo nag-iisa. Ako talaga, kailangan ko talaga ng extra effort para ma-lighten yung kilikili ko, guys. So, kung tatanungin ninyo ako kung effective ba si Aboni na pampaputi, yes, to effective talaga siya. Pero yun nga, kailangan gamitin nyo siya minimum of 2 months na tuloy-tuloy para makita ninyo yung visible na effect niya. And again, guys, iba-iba tayo ng skin type, iba-iba yung ating totoong kulay. Syempre, kung ikaw maputi ka or morena ka nag-start, so huwag ka mag-i-expect na dapat, ay, tisay ako agad. Hindi po, kasi depende yan. Kung katulad sa akin, mga beshies, maputi naman talaga ako to begin with. Kumbaga, na-enhance lang or mas nalalighten lang nitong mga to, lalo na yung mga dark parts na kailangang pumuti, no? Para hindi naman tayo mukhang zebra, no? Hindi tayo pantay-pantay ng kulay. Syempre, ayaw natin yan. So, natin pantay-pantay ang kulay para hindi naman tayo parang Dalmatian na may itim at may puti. So, guys, kung meron kayo niyan, mga beshies, mga amigas, huwag kayo masyadong nag-iisip-isip dahil lahat tayo meron yan. Very, very normal lang yan. And kung meron kayong mapuputi naman na kilikili at siko at tuhod at singit, kayo na talaga ang pinagpala sa lahat. So, ako kasi kailangan ko rin talagang gumawa ng extra effort para ma-maintain na pantay yung kulay ko. And again, guys, yun nga talaga yung goal ko, no, na maging pantay yung skin ko. Kung katulad ko, once a week ko lang to ginagamit and then ito ginagamit ko, honestly, guys, bihira lang din. Sa gabi ko to madalas gamitin kapag sinisipag ako. Pero yun, maganda siyang gamitin after maligo. So, kung gumagamit nga kayo ng mga whitening soap, pwede ninyo isabay itong si Aboni parang once or twice a week. And then, itong si lotion, gamitin ninyo tuwing gabi or sa kapag ka hindi naman kayo maaarawan after this. So, maganda siyang combination to whiten or lighten your skin. Kung sa kilikili naman, ito kahit paano nakakatulong. Pero sa 3 weeks ko pala kasi siyang nagagamit. So, hindi pa ako nakakakita talaga ng very visible na effect sa akin, eh. Parang may iba kasi akong ginagamit na for my kilikili na parang I believe na mas nakakatulong than using this product. But again, guys, abang-abang kayo sa aking kilikili routine at i-reveal ko na ang aking kilikili at kung ano yung ginagamit kong ginagawa kong routine para magkaroon ng pagbabago sa kanyang madilim na anyo. Kung tatanungin ninyo ako kung worth it ba si Aboni, yes, worth it siya, but then don't expect na may magic siya na within a week, 2 weeks, eh ayan na, dapat pumuti ka na. Hindi po, iba-iba talaga. So yun, hiyangan talaga, guys. And again, guys, don't compare yourself to others. Very, very bad yan. Skincare man, sa pagpapaputi man, at sa kahit na anong bagay, huwag ninyo i-compare yung sarili ninyo. Diba? Iba-iba tayo ng journey pagdating sa iba't ibang mga bagay at pati sa pagpapaputi, honestly. Iba-iba yan. Iba-iba yung nagiging experiences natin. So, yun lang, mga beshies. If you have questions, comments or anything na gusto ninyong malaman, itanong, huwag kayong mag-hesitate na mag-comment down below and I will try my best na makapag-reply sa inyo once na mabasa ko yung mga comments ninyo. Again, guys, thank you so much for watching my vlog and see you on my next vlog. Again, please don't forget to hit the subscribe button at i-click ang bell button para updated kayo sa aking bagong mga vlog. Again, guys, bye! See you on my next vlog.